Talk. Dito po, nasa office po kami ng Manila Standard sa Makati. And to start with our program, we would like to introduce the Chairman of the Games and Amusement Board, Chairman Baham Mitra. Good morning, sir. Good morning. Hello. Good evening. Good evening. Good evening dito sa atin, doon sa ibang mga nanonood, baka good morning sa kanila. So, isang magandang pagbati po sa inyo and salamat for having me here. Wow, first webcast? Yes. Thank you very much. I hope this will not be the last time. Laging open po tayo dito, Chairman. To introduce to you our program, isa po sa mainit na topic ngayon ay yung bill na pinagustong ipasa ni Senator Manny Pacquiao, which is the Philippine Boxing Commission, the creation of Philippine Boxing Commission. And for a backgrounder, pinuri ni Senator ang na-produce na Philippine champions natin, international champions, world-class boxing champions for the last past decades. Pero sa kabila nito, parang hindi siya satisfied because sabi niya, boxing, now under the supervision of Games and Amusement Board, is not given the proper and appropriate attention it deserves. So parang kapos daw. So ngayon, may pinapasa siyang batas that will create the Philippine Boxing Commission separate from the Games and Amusement Board. And isa nga rito, mga sinasabi niya, safety, yung pamamalakad, kulang. Eh, una pong tanong, hindi nga ba talaga ginagampanan ng GAB ang trabaho nito para i-manage ang boxing sa Pilipinas? Kung may backgrounder ka, meron din tayong backgrounder. Senator Pacquiao used to be a congressman. And when he filed this bill, we went to the House. We asked the House of Representatives, the congressional staff, pwede bang mahingi ng transcript ng mga pangyayari sa Kamara para, you know, for us to also be prepared, no, in the deliberations in the Senate. And it took a while, no? 2-3, after a while, almost a month na, bakit wala? And later on, we found out that there's none. The bill was filed, there was no hearing, and it did not move. It was refiled, but still, wala pa rin pong nangyari. Anyway, so when he was a congressman, sinusulong na po to ng ating mahal at ginagalang na senador, Manny Pacquiao. And nung siya po ay senador na ngayon, nung congressman pa siya, sinulong niya, ngayon senador, eh talagang nga, naging parang pet bill, no? We're very, ano, we are humbled and we are very grateful that it's not just Senator Trilon who said that GAB is in capable hands, but the legend, the living legend himself, no? Senator Manny Pacquiao said that we are satisfied, we are happy, and we think GAB is in good hands, no? With the leadership of Chairman Baham Mitra, and of course the two commissioners na mahal din natin. Sinabi pa that he is in full support. So, maraming salamat, Senator Manny. Talagang makakataba ng puso yun. Ano? Ngayon, kami naman, I have said it in the Senate hearing and in the technical working group, the position of the Games and Amusements Board is we are opposed to the bill. Last Congress pa lang, meron ng position ang taga GAB, no, sa Chairman Watson and the two other commissioners. First, ang sabi is, kasi ang make-up noon dun sa original bill, merong former boxer, former promoter, former manager, former, basta retired boxer, and everybody from the industry. Ang sabi po ng GAB noon, at sinasabi rin ngayon, eh, huwag naman po sana pasukan ng vested interest. Yes. You know, when I came into GAB, medyo na-intriga kagad ako. Wala namang background sa boxing niya. You know, I don't look at it as a, parang a hindrance for me to do what I need to do. In fact, I look at it as a challenge and I look at it as an advantage. Wala akong utang na loob na sa kahit na kaninong promoter o boxingero o manager man. At kung ano ang tama, kung anong nasa sa rules, kung anong mga kailangan gawin, ginagawa namin. And, you know, we're being criticized as being too strict. All of a sudden, there's a bill taking away boxing from us. So, medyo nagulat kami.
inamin ko nga sa isang interview na low moral yung mga kasamahan natin sa GAB na umahanga, nagmamahal, at sa totoo lang, wala pa ako dyan sa GAB, inaalagaan daw nila eh si Senador nung nag-uumpisa pa lang. And nung dialogue namin sa kanya, in fact, doon sa agency budget briefing, nagulat siya. Kasi parang ang dami niyang hinihingi sa amin eh. Parang sabi niya, meron ba kayong performance enhancement drug test? Mm-hmm. Sabi namin, pasensya na po kayo, wala kami. Bakit wala? Sabi niya gano'n. Tapos eventually, na-realize niya na mga 30 or 20 to 30,000 pesos yata ang ganong klaseng test. Mm-hmm. So, siyempre, up in arms yung mga managers and promoters niya, hindi kaya. Kaya ang 4-round box, sir, binabayaran lang yan, 4 to 6,000. Isang libo, isang round. Magbabayad siya ng ganyang test, 40,000. Sino ang magbabayad? Kaya nga. So, eventually, nung in-explain namin sa kanya na yan ang sitwasyon, at saka nung lalo na nung nalaman niya yung budget, mm-hmm. na parang 80 million yung... Itong tinanong niya, magkano budget yun? Sabi ko 80 million. Sagap, sabi niya, 80 sagap million lang ba ang GAB? Mga, ganun. Pati sila nagbigay. Ngayon na hawak na sport ng GAB sa 80 million. Well, ang sinasabi nila, you and I were witness to that debate of Senator Trillon and Senator Pacquiao. Mm-hmm. Ang sinasabi ko ni Senator Manny noon was 22 sports, no? Ang handled ng GAB. Siguro doon yan sa mandate namin. But in reality, 13 lang. 13. In fact, yung... It's medyo sad, but yung billiards kahapon, si Idol, nandun din sa opisina kahapon eh. Nagre-reklamo nga siya, wala nga rin nagpapa-billiards dito sa atin. So, parang minimal na lang yung attention natin doon sa ibang sports. Parang licensing na lang, tapos pagka mag-abroad, magpapaalam, gano'n. So, nasabi ko rin doon sa isang interview na halos 1/3 ng... mga empleyado ng GAB ay nakatutok sa boxing. O, kasi it's the crown jewel of GAB. It's the biggest division in GAB. Napansin ko, Chairman, almost every month mayroong promotions ngayon, recently. No? Hindi lang minsan, twice, three times a month pa eh. Oo. Kaya Luzon, besides Mindanao yan, hindi lang puro Luzon. Oo, ang daming activities sa Mindanao. Sa Cebu, very buhay na buhay eh. So, happy naman kami na tuloy-tuloy yung promotions. Pero yung sinasabi na hindi namin natutuunan ang pansin, yan ang kauna-unahang tinututukan ng GAB. Doon ka ba medyo nasaktan? Parang wala kang ginagawa daw sa GAB? Yun nga eh. Parang nakakagulat ano. Kasi coming from somebody na alam at naging alaga ng GAB, manggagaling yun. Maybe it's not directly from him. Maybe some of his friends and some of his supporters. Okay rin lang yun. Alam mo kasi, demokrasya ito eh. Everybody can speak. Everybody ay pwede magkuna. Eh, ganun din ako eh. Feeling ko, demokrasya ito. I cannot just keep quiet. Kung ano ang sinabi ng dating GAB, yun din ang sinasabi namin ngayon. Huwag naman sana pasukan ng vested interest. And yun na nga, ginagawa na namin bakit gagawa pa ng panibago. So, ano ang ginagawa ng GAB? Alam nyo rin yan, di ba? Sinusupervise ng GAB ang weigh-ins. Assignment of ring officials. Tinitingnan din namin yung mga ring officials kung maayos ang pagja-judge at pagre-referee nila. Yung fighters... Yung sa safety raw, ino-question ni Manny yung sa safety. Believe it or not, ha? Ang dami na nagre-reklamo, ang higpit daw namin. Pero may bigla na lang may magsasabi na hindi kami mahigpit. Medyo masakit din, ano? Kasi reklamo nakikita, narinig namin na, boss, isa na payagan mo naman ito, ito, nanalo ito ng... promoters, managers, mismo mga boksingero. Boss, bayagin mo naman kami kasi hirap na kami. Ang gastos mag-maintain ng gym, ng mga boksingero and all these things. Sabi ko, pasensya na kayo. Hindi natin pwedeng payagan ang mga boksingero na hindi nakahanda o hindi medically, physically, and emotionally fit to fight. Hindi namin pinapayagan mag-lumaban. Kasi, siyempre, ano yan eh. You know, it's a very important sport, malaking naitulong sa Pilipinas, at siyempre medyo delikado din, di ba? So, gusto ko lang kayo po i-assure lahat po ng mga nakikinig, nanonood ngayon, wala pong boksingero ang lumalaban na hindi handa at hindi nakapahinga ng tama. Wala na pong shortcut. Medically clear, no? Ano yung sinasabi ni, ano, nakilangan ng MRI, na
Well, nung iba pang proseso. Doon sa bill as proposed, nakalagay doon, MRI, if needed or as prescribed by the commission. Oh, pero sabi ni Manny, must. So, paano kaya yun? Narinig mo yun, narinig ko yun, nasa transcript yun. Pero nasa batas pala. Tinanong siya ni Senador Drilon, ano bang hindi ginagawa ng GAB? Eh, mahina ang medical team nila, requirements nila. Pero hindi yan ang narinig mo on the ground, di ba? But, nagulat ako nung sinabi niya, hindi ginagawa ng GAB ang MRI. Dapat gawin nila yung MRI. Nasa transcript na po yan. Sinabi po mismo ng ating 8th Division champion at champion senator natin na kailangan mag-MRI. So, you know, it's just a matter of time. Siguro 2-3 weeks from now, GAB is going to come out with an announcement that it as a response to the statement during the debate, we will now be imposing MRI. Kumbaga parang ang sinasabi, hindi masyadong safe ang mga boksingero natin, dapat mag-MRI. So kung yun ang sinasabi ni Senator Pacquiao, responsive tayo. Ipapatupad din natin yan. Pero gagawin niya ba ito dahil ito'y sinabi lang ng isang Senator Manny Pacquiao or susundin niyo yung sinabi ng inyong medical division chief na as per needed? And nasa batas naman na proposed na bill, as per needed dahil magkano ba ang MRI? Eh, magkano ba kikitaan ng isang vaccine na nagsisimula pa? Ang MRI is about 10,000-15,000 yata eh. Mm-hmm. Pagkakaalam ko, sa ibang international boxing commissions, parang every other year. Uh-huh. Pero Mr. Senator, every year. Diba? Doon sa transcript nakalagay, dapat every year. And so, that's parang, aside from other tests, nababayaran din ng boxers and managers. Well, ako naman, I already tried, no? Nagkaroon ng ratings committee. Okay. Sinabi ko na doon, grabe kagad yung reaksyon ng mga nag-attend. Ano? You're in constant contact naman with the managers. Every month po, meron pong ano. Every month, meron ratings committee meeting. Tapos, nanggaling tayo ng Davao last Tuesday. Nung sinabi ko yun doon, lahat sila nagulat. Ha? Mag-MRI ha? Masyadong mahal yan. Pero, yan ang gusto ni sabi ng ating senador, chairman ng Committee on Sports sa Senado at author ng Philippine Boxing Commission. I was appointed by the president to do a good job and that's what I'm doing. Even if it will cost me my job, I will speak my mind. Kasi yan ang feel natin sa industriya, yan din ang feel natin sa opisina, na GAB is already doing its job. Kung gusto nilang dagdagan yung utos nila at gusto nilang pagawa sa amin, dagdagan nila yung budget, kaya namin gawin yan. I was appointed August. In less than a month's time, halos September, 2-3 weeks pa lang, tawag na kagad tayo ng boxing stakeholders dialogue dito sa opisina. September, naulit yan nung dumating si Commissioner Trinidad when he was appointed. I asked that there will be another dialogue. No? So nagkaroon ng dialogue ulit. And there, nararamdaman namin na kahit papano, yung mga sinabi nila nung September, nagkaroon na ng adjustments kagad nung November. And then again, there was another dialogue in January with them. Yun, pumasok na yung mga request nila na sana, request nila sana ma-exempt sa travel tax. Okay. Kasi yung mga OFW daw, exempted. Di sila nagtatrabaho din sa OFW. OFW considered OFW. So, pinorward na natin sa DOT yan. Upo ang pa. Gusto nila malibre yung CT scan. Sumulat daw kay Presidente o sa DOH, nandun na rin yung mga sulat. So, ginagawa na yan. Gusto nila, pag malinis ang panalo ng boksingero nila, wag na daw 45 days. Gawin daw 30 days. Oh, pero Chairman, sa proposal, sa proposed bills, yung sinasabi rito, dapat daw 90 days after a knockout or TKO. Yun po yung sinasabi niya. So, 90 days, 33 months munang wala. Actually, 90 days kung bumagsak at ulo ang taba. Diba? So, ganun ang ginagawa natin ngayon. Pero ang request ng mga managers at promoters at yung mga ibang boksingero, pag malinis naman yung panalo namin, baka naman 30 days po pwede na. So, pinag-aaralan pa po namin yan. You know, we were really about to come out with a resolution na medyo, yan, katulad yan. Kung malinis ang panalo, baka payagan ng less than 45 days. Evaluation. Every after the fight, yan pala yung mga ginagawa natin na adjustments ngayon. Every after the fight, the fighter, the manager will have to sign a parang kumbaga
ito ang assessment ng doktor dun sa laban at dun sa boksingero. So that when they lobby to fight again in less than 45 days, boss, pasensya na kayo, ito yung findings ng doktor, pinirmahanin ito after the fight. So we're strict. Ha? Masama ng loob ko na sinasabing hindi namin ginagawa yung trabaho namin. Ini-strictuhan na nga namin, ang dami na nga nagre-reklamo. Yun nga po, isa sa mga sinasabi na problema ni Senator ay marami na daw namamatay na boxer. Kailan ba yung last incident na may namatay na boxer? And gano'n na ba karami talaga yan? At parang hindi namin... Hinihintay kong tanungin ni Senator Drilon kay Senator Manny. I'm not too sure kung aware siya doon sa data. Since President Duterte took oath, wala akong namamatay na boxingero. That is 2016. So, mag-iisang taon na si Pangulo, wala akong namamatay na boxingero. Kailan mo ba, may record ba kayo kung kailan yung huling... 2012 ba? That was 2012. And before that, 2008. So matagal na. Matagal na walang namamatay na boksingero. Medyo nakakalungkot dahil yun ang pinupukol sa atin eh. Maraming namamatay na mga boksingero. Oo, siguro noon. Pero ngayon, wala. At saka sinisigurado natin na walang mamamatay. Kasi first, fit to fight sila. No? Pangalawa, as much as possible, wala nang mismatches. That's probably the reason a lot of our boxing fans have probably lost interest or have gone where else. Kasi nga siguro, puro mismatch. Mm-hmm. Ngayon sinusubukan natin eh, halos wala na talagang mismatch. Nagre-reklamo na nga yung mga ibang mga manager. Masa doon mo kayo maipit, boss, pasensya ka na, sinusunod lang namin. At tingin ko, ito ang magiging maganda sa boxing. Naku, bago tayo magpatuloy, Chairman, paganda ng paganda po yung mga paliwanag and of course yung mga binabato sa inyo na kailangan nyo pang saluhin. Magbabalik po tayo pagkatapos ng konting break. Meron din palang break. Yes, sir. Ayan. Okay.